ang video natin ngayon ay tungkol sa injection pump ng mga single piston diesel engine, kung saan step by step ko itong ipapaliwanag sa inyo ang mga pisa at function between sa dalawang klase na rack na ginamit dito. Madalas palang ginagamit itong makina na itong mga boss sa mga industrial, kagaya nitong kuliglig, mga water pump at mga generator. Maraming klaseng brand ang nagsisilabasan ngayon dito sa merkado, kagaya ng kuliglig na ito na Changgong at itong Yamada naman mga boss, pagkatapos itong sikat na Kubota at marami pang iba. Ito pala si Sanu Vlogs, isang marine engineering na seaman mga boss, ay ganito din ang kanilang generator. So ngayon mga boss, ipapakita ko sa inyo ang video ng pag-overhaul ng ganitong klaseng injection pump. Meron pala itong rack and pinion na gearing mechanism. So first step ay tanggalin natin itong circlip na siyang naglalock nitong ating lifters. So sit aside muna natin to, tapos tanggalin natin itong parang dowel pin na dito nakalagay sa gilid ng housing. Ito yung nagsisilbing guide ng ating lifters mga boss para hindi siya iikot. Susunod natin tatanggalin itong tinatawag na spring set, kung saan dito po ang ating spring, tapos dito naman naka-attach ang ating plunger. So meron itong parang slot mga boss kung saan nakakabit ang groove ng ating plunger. Pagkatapos mga boss ay kukunin na natin itong tinatawag na tooth control sleeve, kung saan dito naman naka-attach ang ating control rack. So kailangan naka-center position yung ating control rack na yan mga boss para mas madaling mahugot itong ating tooth control sleeve kasama ng kanyang spacer. So dadako naman tayo dito sa upper side ng ating injection pump at nahugot na nga natin ang ating control fuel rack. Ngayon ay luluwagan natin itong ating hexagonal fitting ng ating delivery valve. So ikotin lang natin siya ng dahan-dahan mga boss, no? At ito na nga, nakita na nga natin ang ating delivery spring. So sunod dito ay dahan-dahan natin hugutin itong ating delivery valve. So ayan na mga boss, no? Meron niyang copper washer. So dito na natin matatanggal itong ating barrel. So ngayon ay natapos na tayo mga boss at ito na yung buong parts ng ating injection pump. Ngayon ay lilinisan lang natin to gamit ang crudo. Tapos isi-check natin isa-isa kung mayroon ba tayong papalitan na pisa, lalong-lalo na itong plunger and barrel. So ito yung plunger at ito naman yung barrel. Ang plunger mga boss ay meron niyang helix, kung saan tatama yan dito sa inlet port ng ating barrel. Yung helix ng ating plunger mga boss ay siyang mag-open at mag-close sa daanan ng diesel dito sa inlet port. So ganyan ang kanyang function sa time na magpa-pump siya. Tapos kukontrolin na niya ng control rack at iikot na yung ating plunger. So sa time na yon ay mag-open at mag-close naman ang helix ng ating plunger. Kung mag-open ang helix ay lalakas ang andar ng ating makina, pero kung mag-close naman ito ay mamatay ang ating makina. Ganyan lang operation niyan. So nakikita niyo ba ang lock screw na yon sa housing niya mga boss, no? Yan yung lock screw na yan mga boss. Yan yung maglalock at mag-guide dito sa ating barrel. So dito yan tatama sa slot na yan mga boss. Yan. So ngayon ikakabit na natin to dahil matapos na siyang nalinisan. So kailangan kasintahin mo lang yung lock screw na yan mga boss para yung ating inlet port ng ating plunger ay tatama sa kanyang butas housing. So ikabit na natin ang ating delivery valve. So meron yang copper washer mga boss. Tapos lagyan natin ng bagong o-ring tong ating cap nut or hexagonal fittings ng delivery valve at ipasok na natin ang ating spring. So ganyan lang ang posisyon niya. Mag-ingat mga boss na hindi mabaliktad ang mga pisa. Dandahan lang ikabit at ikipitan mo na gamit ng kamay kasi ikabit pa natin tong fuel control rack. Meron yang marking or kung walang marking kailangan nakasintro yung ating control sleeve na slot dito sa ball joint ng ating control rack. Una mo nang ikabit ang control rack tapos isintro siya mga boss. Sunod dito ay ating control sleeve na. So once tingin mo na sintro na siya mga boss ay ilagay na natin tong ating spacer washer kung saan dito upo ang ating spring. Yan, dyan sa kanto na yan. Yan mga boss, oh. Dyan. So ngayon ay ikabit mo na natin siya sa gato para mas madaling mapasok tong ating plunger. Ang helix ng ating plunger ay makasintro dyan sa ball joint ng ating control rack. Ganyan mga boss, oh. Tapos wag muna nating bitawan yan. Ikabit muna natin tong ating spring seat kung saan dito maglalock ang ating plunger. Pagkatapos ito yung magpo-push down sa ating spring. Ngayon ay ikabit na natin ang panghuling parts. Ito yung ating lifter or roller. So ngayon ay kukunin na natin ang ating dowel pin at saka isisintro na natin ating roller dyan. Ito yung magsisilbing lock ng ating lifter mga boss, no? Para hindi siya iikot. So tulak-tulak mo lang siya ng dandan hanggang sa makapasok ang ating dowel pin. Tapos ikabit na natin ang panghuli na parts niya mga boss. Itong ating lock ring or circular clip. So ganyan lang. Then ilagay natin sa gato para mahigpitan natin ng final ang hexagonal fitting ng ating delivery valve. Yan. So dandan na sa paghigpit. Mahina lang yan mga boss. So sa punto na to ay try natin siyang i-testing. Lalagyan natin siya ng konting diesel tapos ikabit natin sa gato. Mano-mano lang muna natin ipapump ang ating lifter. Pagkatapos ilagay natin sa full open position ang ating fuel rack para open din ang ating helix sa plunger. So ayan na, ayan, meron diesel mga boss, dandahan natin ipapump, ganyan. So pagka mahina lang ang delivery ng diesel, ay ang ibig sabihin noon, gastado na ang ating plunger and barrel. So kailangan na nating palitan yan. So ngayon ay dadako naman tayo dito sa isang klase mga boss noon na injection pump kung saan ang ating plunger ay wala ng fuel rack. Pagkatapos wala na rin itong tooth control sleeve. So the same parts at the same lang din ang function nito mga boss, no? Meron delivery valve, merong mga spring. So maliban lang dito sa ating plunger, ayan, ito yan mga boss, o, yan.
Yan. So, ang ating plunger ay meron lang ball joint. So, bawal yan. Mabaliktad ang ating retainer sa ating spring. So, wala ka ng asinta-asintahin dito mga boss. At wala na itong gear tape. So, ilagay na itong panghuli natin na pisa, itong ating mga lock. Pagkatapos nito mga boss ay ganito na siya. So, yan yung open and close ng ating helix. So, maraming salamat. Sana ay nakatulong.